Matapos na makulong sa isang dakilang pader na tuklasan ng isang mandirigma ang hiwaga ng mundo at ang sunod-sunod na pagsalakay ng mga halimaw. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang The Great Wall mula sa taon ng 2016. Matagal na panahon na ang nakalipas sa labas ng China, isang grupo ang hinahabol ng mandirigma ng Mongolia. At upang makatakas sa mga kalaban, sinabi ni William sa kanyang mga tauhan na pakawalan ang mga kabayo upang maakit ang mga scavenger papalayo at nagbigay sa kanila ng pagkakataon na tumakas. At sa gabi habang sinusubukan na makabawi mula sa laban, ibinunyag ng lalaki na ang mga mersenaryo ay nasa lugar upang hanapin ang misteryosong itim na pulbos. At ang kanilang paglalakbay ay delikado simula pa ng umpisa at nawala ang higit 20 sa kanilang tauhan. At sa mga oras na balak na nilang umatras, isang nilalang mula sa anino ang umatake sa grupo at pinatay ang ilang natitirang mandirigma at naiwan lamang si William at Tovar. Muling umikot ang nilalang at umatake ulit, ngunit nagawa ni William na umatake sa halimaw at pinutol ang kamay nito. At dahil hindi sigurado kung ano kanilang pinatay, nagpa siya ang dalawa na umalis sa dahilan na hindi ligtas ang lugar. Nagpatuloy sila na maglakbay, ngunit mabilis na natagpuan ng mga Mongolian na nagpilit sa kanila na tumakbo para sa kanilang buhay habang hinahabol sila ng mga kalaban sa likuran. At kalauna narating ng dalawa ang Great Wall sa labas ng China at mabilis na pinigilan ng mga palaso. At dahil sa kaunting pagpipilian, nagpa siya si William na sumuko sa mga Inchik sa halip na mahuli ng mga Mongolian at umaasa na maliligtas ang kanilang buhay. Ang komandante ng Great Wall ay nagulat na makita ang higanteng kuko na dala ni William at hiniling ni Lin kung saan ito nakuha ng lalaki. At nang marinig nila na pinatay ng lalaki ang halimaw, tinawanan ng komandante si William at hindi naniniwala sa mga sinasabi niya. Gayunpaman, iniisip ni Wang na maaaring totoo ang sinasabi ng dayuhan dahil ang sandata at damit ng lalaki ay nababalot ng dugo ng nilalang. At bago pa sila magpasya sa kapalaran ng dalawa, isang sundalo ang dumating at sinabi na nakakita sila ng kalaban mula sa tore na nagmamadali sa pader sa napakaraming bilang. Mabilis na inutusan ni General Shao ang hukbo na maghanda para sa labanan at mabilis na dinala ang dalawa sa pader kung saan ang isang malaking hukbo ng sundalo na may makulay na baluti ang naghihintay sa atake. Namangha si William na makita ang kaluwalhatian ng hukbo dahil ang lahat ng sundalo ay nagtutulungan ng maayos sa kabila ng iba't ibang mga tungkulin na pagpapahiwatig sa kulay ng kanilang mga baluti. At ang namumukod tangi sa ibang hukbo ay ang mga sundalo na kulay asul na pinamumunuan ni Commander Lin at binubuo ng kababaihan. Lahat sila ay nagpunta sa dulo ng pader at naghanda na lumaban gamit ang malalaking sibat. Ang mga sundalo ay matiyagang naghintay sa pagdating ng mga kalaban at ang kanilang atensyon ay mabilis na napunta sa malayo habang ang isang kawang ng mga berding halimaw ang patungo sa mga pader. Mabilis na inutusan ni General Shao na umatake ang mga artilleria at maraming bowl ang apoy ang itinapon sa himpapawid ng malaking makina na direktang tumama sa mga kalaban at gumawa ng malalaking apoy sa oras na tumama ito. Sinimulan din ng mga archer ang pag-atake sa mga halimaw at pinaulanan sila ng mga palaso na bumalot sa buong kalangitan at pinatay ang ilan sa mga nilalang habang sumusugod sila. Galit na umatungal ang mga halimaw habang tumatakbo sila papalapit sa higanteng pader at kalaunan ay narating ang pader habang umuulan ng palaso. Ang babae sa asul na baluti ay nagsimulang bumaba patungo sa nilalang at inatake ang kalaban gamit ang kanilang sibat habang hinila sila ng mabilis pabalik. At sa kabila ng pagsisikap nila, ang ilan sa mga sundalo ay pinatay ng halimaw at nilamon ng buhay. At sa lalong madaling panahon, ang reyna ng mga halimaw ay dumating sa malayo kasama ang mga bodyguard nito upang pangunahan ang laban ng mas epektibo. Nakita ito ni Wang at sinabi sa general na inutusan ang mga artilleria na direktang tumira patungo sa reyna. Ngunit mabilis na napigilan ng mga bodyguard ang pag-atake na prinotektahan ang kanilang pinuno. Galit na umatungal ang reyna patungo sa hukbo at nagsimulang makipag-ugnayan sa kanyang mga alagad at inutusan sila na baguhin ang kanilang diskarte at gamitin ang kanilang katawan upang umakyat sa mga pader. Nagawa ng mga halimaw na umakyat sa pader ng mabilis at nagsimulang sumalakay sa mga sundalo at itinapon sila pababa ng pader gamit ang pambihirang lakas. Desperadong sinubukan ni William na kumawala kasama si Tovar matapos na makita ang gulo at tinulungan sila ni Ballard na isa pang dayuhan at mabilis na pinutol ang lubid. Nakita ng batang sundalong si Pen na pinapatay ang kanyang mga kasama at sumugod sa halimaw sa kabila ng takot nito, ngunit mabilis itong tinulak pabalik ng nilalang. At bago patapusin ang lalaki ng nilalang, tumalon si William sa ere at kinuha ang sibat at sinaksak ang halimaw direkta sa bibig nito. Itinulak ng halimaw si William pabalik habang umaatungal ito, ngunit nagawa niya ulit itong saksakin sa tulong ni Tovar at pinatay ng dalawa ang nilalang sa pamamagitan ng pagtusok sa puso nito. Kinuha ni Tovar ang pulang kapa sa lupa at nagsimulang akitin ang halimaw na parang toro dahilan upang sumugod ito, ngunit nagpahintulot ito kay William na patayin ito sa pamamagitan ng isang palaso at bumagsak ito.
At matapos na makitang mamatay ang marami sa kanyang alagad, inutusan ng Reyna ang mga nilalang na umatras sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang soundwave na nagpa-atrel sa halimaw habang dinala nila ang mga katawan ng kanilang nahulog na mga kasama at pinipigilan ang mga tao na malaman ang anumang bagay tungkol sa kanila. Lumapit ang mga komandante sa dalawa pagkatapos ng kanilang panalo at ibinaba ng dalawang lalaki ang kanilang sandata upang ipakita ang kanilang pakikipagtulungan. Pinuri ng general na si Shao ang kanilang katapangan sa laban at nagpa siya na alukin sila ng tirahan sa halip na ikulong sila. Ang batang sundalo na si Pen ay nagpunta kay William pagkatapos ng pag-atake at pinasalamatan ang lalaki sa pagligtas ng kanyang buhay sa halip na hayaan itong mamatay. Nakita rin ng dalawa si Ballard na tumulong sa kanilang makalaya at lumalabas na nasa lugar din ito dahil hinahanap nito ang itim na pulbos 25 taon na ang nakalipas ngunit nabihag ito at naging guro ng Ingles mula noon. Pinakita ng matanda sa dalawa ang mahiwagang itim na pulbos na kanilang hinahanap at tiniyak ni William na mayroong higit pang pulbos para sa kanilang tatlo. Inimungkahi ni Ballard na umalis sila sa sandaling bumalik ang mga halimaw upang makatakas din sila sa gitna ng labanan. At bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag sila ni Wang para sa isang pagpupulong dahil nakita nito ang isang magnet sa kanilang kagamitan. At naniniwala si Wang na ang bato ay ang dahilan kung bakit madaling napatay ni William ang halimaw sa kanilang unang pagtatagpo dahil maaaring nakakasagabal ang magnet sa pag-iisip ng nilalang. At lumalabas na ang nilalang ay tinatawag na Tao Te at nakarating sila sa planeta 20 siglo na ang nakaraan mula sa kalawakan. At mula noong panahon na yon ang mga nilalang ay lumalabas tuwing 60 taon upang umatake sa hilaga ng China at sinusubukan na lemunin ang lahat upang mapakain ang kanilang reyna upang dumami. Ang kabisera ng China ay may 2 milyong tao at halos 200 milya lamang ang layo mula sa pader at kung ang mga nilalang ay makakakuha ng napakaraming pagkain ang kanilang bilang ay dadami at kakalat sa buong sulok ng mundo. At sa kaparehong oras napansin ni General Shao ang mga nawawalang tauhan sa kanlurang tore at nagpatuloy na magsiyasat kasama ang komandante na si Lin. Ang mga sundalo ay naghanda ng kanilang formation ngunit ang mga lalaki ay nagulat nang iniwan ng mga halimaw ang katawan sa halip na kainin. Nagmarcha ang mga sundalo matapos na mapansin ang isa sa mga nilalang na nasa harapan nila ngunit nakita ni General Shao ang refleksyon ng pangalawang halimaw mula sa likuran na sinusubukang tambangan ang grupo. Sabay na umatake ang dalawang nilalang at sinubukan ng general na umatake sa halimaw sa likuran ngunit nasugatan ito ng nilalang matapos na iligtas si Lin. Dumating ang buong hukbo sa lalong madaling panahon ngunit huli na upang iligtas ang kanilang pinuno. At sa kanyang huling hininga idineklara ni General Shao si Lin bilang kanyang kapalit at binalaan siya na huwag maliitin ang katalinuhan ng halimaw. Isang malaking libing ang isinaayos habang nagluluksa ang mga tao sa pagkamatay ng kanilang pinuno at nagpadala ng maraming kandila sa himpapawid upang bigyan liwanag si General Shao papasok sa kabilang buhay. At sa lalong madaling panahon si Shen mula sa emperador ng China ay dumating sa pader at nagdala ng ilang mga tala mula sa pakikipaglaban sa mga halimaw mula sa 60 taon na nakaraan. At tila na isulat ng nakaraang general na ang mga halimaw ay naging paralisado matapos na habulin ang mga sundalo sa isang bundok kung saan isang magnet din ang naroroon katulad ng kay William. At upang malaman kung paano talaga naapektuhan ng magnet ang mga nilalang inimungkahi ni William na manghuli sila ng Tao Te sa pamamagitan ng isang hook katulad kung paano hinuhuli ang isang whale. Ngunit hindi natuwa si Tovar sa pakikisali ng kanyang kaibigan at pinaalala sa kanya ang kanilang planong tumakas kasama ang mga itim na pulbos. Sinimulan ni Wang ang paggawa ng isang malaking halaga ng anesthetics at inilagay ang mga ito sa hook at naghahanda na manghuli ng isa sa mga nilalang. At sa lalong madaling panahon ang Tao Te ay nagsimulang dumating sa lugar habang sinusubukan nilang pumuslit sa pader at ang mga sundalo ay umatake sa mga halimaw sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang formation. Isang mga higanteng patalim ang inilabas sa pader at hinati ang mga nilalang habang ang mga mandirigma at umatake sa nilalang habang nakikipaglaban sa gilid ng gusali. Inutusan ni Lin na paputukin ang harpoon at ang higanteng hook ay inilunsad sa mga halimaw at tinamaan ang marami sa halimaw at nabitag sila gamit ang mga tanikala. Gayunpaman sa lalong madaling panahon na pagtanto ng mga nilalang ang intensyon ng mga tao na hulihin sila at sinimulan nilang tanggalin ang mga hooks at muling nakawala mula sa pagkakahuli maliban sa isa. At sa kaparehong oras sinusubukan ni Ballard na kumbinsihin si Tovar na umalis sa pader habang ang laban ay nagaganap ngunit tumanggi ang lalaki na iwanan ang kanyang kaibigan. Pinag-iisipan din ni William ang tungkol sa pag-abandona sa mga Inchik ngunit sa huling sandali ay nagpa siya na bumalik upang tumulong sa mga komandante na mahuli ang huling halimaw na nasa kadena. At upang ihiwalay ang nilalang sa iba nagpaputok ang hukbo ng maraming bomba sa paligid at lumikha ng mga apoy na pumalibot sa buong lugar. At dahil napagtanto na ang kadena ay hindi magtatagal tumalon si William sa pader sa pagpapadulas nito sa kadena at nakita ang halimaw na walang malay sa lupa.
Itinali nito ang nilalang upang makuha nila ito ngunit mabilis na inatake ng mga halimaw habang sinubukan itong ipagtanggol ang kanyang buhay. At sa kabutihang palad si William ay nailigtas mula sa ambush habang lumitaw si Tovar upang iligtas siya at pinagalitan ng lalaki sa hindi pagsunod nito sa kanilang planong tumakas. Naputol ang kanilang pagtatalo nang lumitaw ang isa pang halimaw ngunit nagawa ng dalawa na patayin nito gamit ang kanilang teamwork at inatake ang nilalang sa mga mata. At habang nagpapatuloy ang laban nagsimulang lampasan ng mga halimaw ang apoy habang pinalibutan ang dalawa ng malaking bilang at direktang umatake sa kanila. Ngunit nagawa ng mga inchik na magpaputok ng maraming bomba sa lokasyon na pumatay sa halimaw at nagawang mailigtas ang dalawa. Mabilis nilang inilagay ang nilalang sa loob ng isang hawla at nagsimulang mag-eksperimento sa epekto ng magnet. At habang nilapitan ni Wang ang halimaw kasama ang bato nagsimulang tumigil ang nilalang sa paggalaw at nagpapatunay na epektado ang bato. Hiniling ni Chen na dalhin ang halimaw sa emperador sa kabila ng protesta ni Wang ngunit ang utos ay nanggaling mismo sa hari. At matapos na umalis ang lalaki sa pader nakita ng hukbo ang maraming paggalaw mula sa nilalang sa ilalim ng gusali at nagsimulang mag-imbestiga sa lugar. At sa kanilang gulat ang mga nilalang ay naghukay ng isang higanting butas sa ilalim ng pader at ginamit ang nakaraang laban upang hindi ito mapansin ng hukbo. Samantala ninakaw ni Tovar at Ballard ang mga itim na pulbos at plano na tumakas sa pader habang abala ang hukbo sa pagsisiyasat sa mga halimaw ngunit pinigilan sila ni William na gustong manatili ang kanyang kaibigan para lumaban sa mas malaking layunin. Naniniwala si Tovar na si William ay nabulag sa pagiging optimismo habang iniisip na ang mga tao ay walang pagkakataon laban sa hukbo ng mga halimaw. At habang nagtatalo pinatomba ni Ballard si William at sinabi kay Tovar na iwanan ang kanyang kaibigan dahil ito ang kanilang huling pagkakataon na makatakas. Natuklasan ni General Lin ang pagtakas ng dalawa at nagalit kay William para sa kanyang pagkakanulo sa kabila ng sinasabi ng lalaki na sinubukan itong pigilan ang kanyang kaibigan. Nawala lamang ang galit nito nang marinig nito ang binatang si Pen na nagtitiwala kay William at sinabing nakita nito na sinubukan ng lalaki pigilan ang kanyang kaibigan. Inutusan nitong hulihin ang lalaki at ikinulong si William sa isang selda upang hindi na ito makagambala sa mga plano ng hukbo. At upang masundan ang mga kawang ng halimaw nagpa siya si Lin na gamitin ang mga maiinit na lobo bilang isang paraan sa paglalakbay ngunit ang imbensyon ay hindi nasubukan ng maayos at nagdulot ng mas malaking panganib sa mga gumagamit nito. At maraming tao ang namatay habang sinusubukan nilang umakyat sa himpapawid sa pamamagitan ng paggamit ng itim na pulbos bilang panggatong sa mga sasakyan at nag-iwan lamang ng ilang sundalo na makapunta sa kabisera. Pinakawala ni Pong si William sa lalong madaling panahon at nagmadali ang lalaki sa labas kung saan nakipagkita ito kay Wang at hinihiling kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng lalaki na nabigo silang pigilan ang mga halimaw na makapasok sa pader at inutos ng general ang kanyang kalayaan habang nagtungo ito sa kapital. Sinabi ni Wang kay William na ang tanging pagkakataon na mayroon sila ay patayin ang reyna dahil ang kamatayan nito ang papatay sa lahat ng halimaw. At sa halip na umalis tulad ng inimungkahi ni Wang nagpa siya si William na sundan si Lin upang mailigtas nila ang sangkatauhan mula sa pagkalipol. At sa kaparehong oras dumating si Lin sa loob ng kapital at nakita na ang lugar ay nasakop na ng mga nilalang. Sinubukan nilang makarating sa palasyo ngunit mabilis na inatake ng maraming halimaw at pinigilan ng mga nilalang habang desperado silang nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Mabilis na napalibutan si Lin ng mga halimaw habang sila ay galit na umaatungal sa babae ngunit bago pa ito mapatay dumating si William sa tamang oras at dinala siya sa hangin at ginamit ang mga granada upang itaboy ang mga halimaw habang lumilipad sa palasyo. Nagawa nilang makuha ang nilalang na nahuli nila kanina at nagpa siya si Wang na lagyan ng bomba ang nilalang. Plano nilang maglakbay sa loob ng mga imbornal at pakainin ang halimaw bago ito pakawalan patungo sa reyna upang magkaroon sila ng pagkakataon na patayin ito sa paggamit ng pampasabog. Gayunpaman natuklasan ng mga nilalang ang kanilang lokasyon at pinatay ang ilan sa grupo at labis na nasugatan si Pen bilang resulta. Nang biglang pumasok ang maraming halimaw sa loob ng tunnel at nagpa siya si Pen na isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa granada na pumatay sa mga halimaw at sinarado ang daanan. Mabilis na binuksan ni Wang ang pinto sa labas at pinakawalan ang halimaw na nakatali ng mga bomba. Ang nilalang ay nagising ng mabilis pagkatapos na maalis ang magnet at katulad ng kanilang plano nagsimula nitong lamunin ang karne na binigay nila at tumakbo sa labas habang sinusubukan itong ibigay sa reyna. Dumating ang tatlo sa loob ng isang tore at si Wang ay nanatili sa likuran upang bantayan ang pinto gamit ang magnet habang si William ay nagtungo sa mas mataas na lugar kasama si Lin at sinusubukan na makakuha ng malinis na pagtira sa mga bomba. Inilunsad ng lalaki ang palaso ngunit napigilan ng mga bodyguard ang pag-atake habang tumalbog lamang ito at sumabog sa hangin na nag-alerto sa mga halimaw bilang resulta.
Mabilis na umakyat si William sa tore upang subukan muli ngunit inutusan ng Reyna ang kanyang mga halimaw na umatake sa mga gusali dahilan upang magmadali ang mga ito sa loob. Habang inihagis ni Wang ang magnet patungo sa kanyang mga kasama bago tuluyang nilamon ng mga nilalang. Sinubukan ni William na tumira sa pangalawang pagkakataon ngunit muli itong napigilan ng mga halimaw at muling sumabog ang palaso sa hangin at nagpahintulot sa Reyna na makita ang umaatake sa kanya at inutusan ang kanyang alagad patungo sa kanila. At dahil isang bomba na lang ang natitira umalis ang dalawa sa mga bintana at tumalon sa lubad at iniiwasan ang mga halimaw na tumetalon sa likuran nila. Inihagis ni William ang magnet sa mga bodyguard at hinagis ni Lin ang sibat kasunod nito at nagpahintulot ang bato na maantala ang paggalaw ng mga nilalang habang ang bomba ay nahulog sa loob ng harang. Desperadong sinubukan ng Reyna na patayin ang apoy ngunit isang malaking pagsabog ang sumira sa lahat na nagpatalsik sa mga halimaw sa himpapawid. At habang namatay ang Reyna ang lahat ng halimaw ay hindi na kumilos at bumagsak sa lupa at nag-iwan ng libu-libong katawan sa palasyo kasabay ng pagkapanalo ng mga tao. Samantala bumalik si William sa Great Wall at nakita ang kanyang kaibigan na si Tovar na nakagapos matapos na mahuli ng mga Inchik. Sinabi nito sa lalaki na binigyan siya ng Emperor ng pagpipilian sa pagitan ng buhay ni Tovar o ang mga itim na pulbos ngunit pinili ni William na iligtas ang kanyang kaibigan at napagtanto na mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa anumang material na bagay. Salamat sa panunood, kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.